Malusong pagnanakaw ang isasampa laban sa mga tao na hindi raw magbabalik ng pera na kanilang kinuha o pinulot matapos sumabog ang mga pera sa South Road Properties sa Cebu. Umaga ng Martes, July 4, ayon sa pulis ng Cebu, nasa proseso na raw sila ngayon ng para kilalanin ang mga tao na huminto sa pagmamaneho at namulot ng pera na bahagi ng 4 milyong pisong kumalat mula naman sa isang kolektor na nagdadala ng pera nang nasira ang backpack na pinaglalagay ng pera. Sumabog ang halagang 4 na milyong piso. Maraming mga video footages, mga larawan. Wala sa mga dumarang kasakyan at maging sa CCTV ng lugar na nakitang huminto ang mga nakamotorsiklo at mga nakakotse. At pinulot ng mga Cebuano, pinag-agawan ang mga perang kumalat sa daan. Ang perang ito ay nakalaman sa isang backpack ng isang courier na si John Mark Barrientos. Pero nasira ang zipper ng mumurahing bag na pinaglagyan ng 4 na milyong piso. Sabi ng pulisya, ang bag ay naglalaman ng hindi bababa sa 4 na milyong piso na dadalhin sana nitong si Barrientos sa kanilang opisina sa Mandaue City. Sakay si Barrientos ang motorsiklo na ibinibiyahe ang pera. Sabi ng pulisya, may ilang individual na nakonsyensya, ibinalik ang pera na kanilang napulot mula naman sa kalye. May isang tao raw na nagsoli ng 13,000 pesos sa Carbon Police Station. Isang tao naman ang nagsoli sa kanilang himpina ng 21,000 pesos at may nagsoli din ng 12,000 pesos. Samantala, sabi ng pulisya, 70 to 80% ang pera ay hindi naman sumabog sa bag. Pero 1.2 million pesos pa rin ang hindi pa raw nababawi, sabi ng pulisya. Nananawagan ang pulis sa Cebu sa mga taong pumulot ng pera, ibalik na lang daw ito. At wag nang dumating sa puntong hihiyain ng mga ito o mapapahiya kapag inilabas nila ang mga larawan at video ng mga namulot o kumuha ng pera. At bago pa raw nila ito, sampakan ang kaso. Maraming pamamaraan ng pulisya para makilala ang mga taong ito dahil marami ang video footage na nakuha sa nasabing insidente. Naghahanda na raw ang kumpanya na magsampa ng kaso at tutulungan ito ng pulisya gamit ang mga video footages para makilala ang mga taong kumuha ng pera ng kanilang pinulot ang sumabog na pera. Marami sa mga video footage ang nakikita ang limpak-limpak na salapi ang nakakalat sa South Road Properties. May mga motorist ang huminto at pumulot ng pera. Pero sa halip na ibalik ito sa kolektor, umalis silang dala ang perang kanilang kinuha. Sinabi ng pulisya na posible na ilan sa mga bahagi ng pera ay napadpad sa karagatan ng lugar kung saan nangyari ang insidente ito noong panahon yun ay mahangin. Tumatakbo ang motorsiklo ng 60 to 70 kilometers per hour nang masira o bumigay ang zipper ng mumurahing backpack na naglalaman ng 4 na milyong piso. Sabi ng pulisya, ang insidente ito dapat magsilbing leksyon o aral sa mga kumpanya. Dapat mas maigpit ang kanilang mga measures na gagawin kapag nagtatransport ng pera, lalo na kung malaki ang halaga ng pera. Dapat raw gagamit ang mga ito ng hindi ordinaryong transportasyon at dapat hindi mumurahin ang bag. Mungkahi doon nilang makipag-coordinate din sa mga security agencies kapag nag-transport ng ganito kalalaking halaga ng pera. Samantala, sa iba pang mga balita, sinibak naman ng Korte Suprema ang isang clerk, female clerk ng